guys, good morning and welcome back to Marichan TV. So for today's mini vlog, tayo ay nagluluto ngayon guys ng ating pang-ulam, ang masarap na nilagang baboy, karning baboy na part po niya guys ay yung may gatil. So slices, ano na po siya, slices pork ko na siyang binili, yung part ng may gatil. So hindi ko po alam kung ano ang tawag doon sa ganong karne ayan. Sa part ng karne ng baboy. Basta yan guys, yung may gatil. So, lahat po yan guys, yan yung part ng may gatil guys. Hindi naman siya guys, sa ribs siguro siya din siya sa part ng ribs. Ayan. So, pinakulaan na natin, pinalambot na natin guys. At ito ang ating mga gulay na ilalagay, ang ating cabbage, ang potato, at ang broccoli. Ayan. So, lagyan na natin ng sibuyas, guys. Habang pinakukuluan natin yan kanina, ay wala pa pong lagay na sibuyas. So, lagyan na natin ng sibuyas. Natanggalan ko na din po yan ng yung bula ng kulo. Ayan. So, wala pa rin po yan as in. Lagyan na rin natin ng salt and ajinomoto. Pinalambot lang po talaga natin siya, guys, kanina. So, ayan. Lagyan na natin siya ng salt. Lagyan natin siya ng 3 spoon of salt. Small spoon. And then, ang ating ajinomoto. Ang ating ajinomoto, guys. So, ayan. Pakuluan lang muna natin at ilagay na rin natin yung ating potato, guys. Isunod na natin ang ating potato. Ayan, ito. Isang daming potato ang ilalagay natin, guys. Para masagana ang ating pang-ulam. So, natanggalan ko na, guys, ng tubig yung ating potato. Ilagay na natin para mapalambot natin. Kasabay ng paglambot ng ating karneng baboy. Ayan. So, takpan natin muli. So, ito na, guys. Kulong-kulo na ang ating nilagang karne. So, I think luto na rin ang ating patatas. Tingnan nga natin kung medyo okay na. Ayan, konting kulo pa. At nang labog ang ating potato. Ayan guys. So, dadagdagan natin ng konting sabaw pa kasi masyado ng ano ang sabaw natin. Hindi na lubog yung ating karne at potato. Kulang na ang ating sabaw. Makisabaw pa naman guys si Marichan. Lalo na kapag ganito ang panahon, malamig sa Japan. Kailangan nating mahihigop na sabaw lalo sa katapos ng trabaho, we need ng sabaw na mahihigop. Kaya pagkukunti ang sabaw, ubos agad ang sabaw. So yan, lagyan natin ng mga 2 cups of hot water. Hot water na guys ang inilalagay ko para mas mabilis na siyang kumulo at mainit na siya. So, ayan. 2 cups of hot water guys. Ayan. That is enough para sa ating sabaw para mas malasang-malasa ang ating nilagang pork. Ayan. Ganyan guys ang part niya guys. So, yung may gati, diba? Ayan. Yan siya guys, yung may gatil-gatil. Yan, may nabibili po guys sa Medyayasang ng ganitong mga part. So, ito po yung prusen na ganitong part na binibili ko. So, mas nakakamura ako dyan guys. Kaysa dun sa fresh ko siyang binibili. So, ipuprusen ko din naman guys. Kaya, prusen na yung binibili ko. So, let's taste muna kung okay na ba yung ating panlasa na inilagay, pampalasang nilagay. Okay na. Hindi siya matabang, hindi rin siya maalat. So, enough na yan, guys. So, lalagyan na lang natin mamaya ng paminta. Ayan, kung kukulangan pa sa, kasi lalagyan natin ng gulay, kung sa kukulangan pa sa alat, is dadagdagan na lang natin ng patis. So, lagyan na rin natin, guys, ng paminta habang kumukulo siya, guys. So, ang akin pong black pepper ay yung ground
pepper, ayan, coarse ground pepper. So, taktaka na lang natin kasi wala akong spoon ng pang ano. Hindi masyadong maraming paminta, guys. Kasi, pampalasa ka lang din yan, guys. Ayan. So, nangingibabaw na ang paminta natin, ang black pepper. Ground black pepper. Coarse ground pepper. So, ayan. So, haluin muna natin. Konting kulo na lang, guys, at pwede nang ilagay yung ibang mabilis ma lutong gulay. So, ang atin pang gulay na ilalagay, yung cabbage. May petchay din ako, guys. Lalagyan ko din ng petchay at saka yung broccoli. Ayan. So, yan yung ating masarap na nilaga for today. Ayan. Yung ating recipe for today, guys. Naulam na naman natin ng ilang araw. Ayan. Tamang init-init na lang, guys, si Marichan. After ng trabaho. Ayan. Iinit lang sa Renji at ready na ang ating pang-ulam. Ayan. Magluluto ako, guys, ng ilan pang recipe, ng ilan pang pang-ulam para mayroong salitang pang-ulam ang magsasakang si Marichan, guys. So, itong nilaga at may iba pa tayong lulutuin ngayon. So, ayan. Wait na lang natin na malabog pa yung ating potato. So, just wait for a while and ilalagay na natin next yung ating iba pang mga vegetables. A few moments later. So, eto na, guys. Kulong-kulo ng muli ang ating nilaga. So, ilagay na natin ang ating iba pang mga gulay. Ayan. Para mas lalo nang maging masarap ang ating nilagang pork. Ayan. Tingnan natin. Ayan, luto na ang ating potato, guys. So, ilagay na natin ang iba pa natin mga gulay. Unahin natin itong petchay. Ayan. So, marami tayong gulay, guys. Pampa mga masustansyang gulay natin. Ayan, bakit natin yan, guys. Para tayo ay maraming masustansyang gulay. Ayan. So, pagsamasamahin na natin to, guys, kasi ito naman ay mabilis nang malanta lang siya, guys, ay okay na. So, ayan, fresh na fresh. So, yummy. Yummy masustansyang gulay. Ayan, isang kulo lang yan, guys, at luto na ang ating masarap na nilagang pork. So, ayan. Hindi ko ngayon siya, guys, aasiman. Nilaga lang ito. So, laga tayo ngayon. So, yummy. Ayan. Ayan. Makulan lang yan, guys. Okay na. Luto na ang ating nilagang pork. So, this is the yummy nilaga. Ulam ng magsasaka, guys. So, pakulan muna natin ng isang kulo. At ready na ang ating pang-ulam. Ayan. So, yummy, yummy. So, this is it, mga guys. Ayan. At kulo-kulo na po ang ating nilagang pork. Ayan. So, off na natin ang ating lutuan para hindi na siya maglabog ng husto. So, ito na, guys, ang ating napakasarap at masaganang ulam for today. Ang nilagang pork. Gatil lang na pork, guys. Ayan, magatil na pork. Ayan, ang part na magatil na pork. Ayan. So, luto na ang ating ulam for today, guys. Ang delicious nilaga ni Marichan TV. Ayan. So, yummy ulam na naman. Ang ating yummy ulam. Ayan. So, masarap, masarap kasi masabaw at masustansyang mga gulay ang pinaghalo-halo natin para sa ating pang-ulam na yan. So, this is it, guys. Ayan, kain na tayo at napakasarap ng ating reciping ito. So, thank you for watching, guys. Ayan, please enjoy watching po always. Stay safe, stay healthy, at sana po ang bawat isa sa atin ay laging nasa mabuting kalagayan at may pagkaing mapagsasaluhan na masagana sa bawat hapagkainan. So, thank you, guys. Ayan. God bless us always. Bye-bye. Thank you.